Magandang umaga po sa inyo lahat. Ngayon po ay araw ng Sabado, February 20, 2021. Bagyang humina ang bagyong Auring habang ito ay nasa karagatan. Dulot po yan ng epekto ng malakas na hangin na dulot ng amihan. Kasalukuyan ng sentro ng bagyong Auring ay hindi halos umaalis sa kanyang kilalagyan, kung saan ay nasa layong 475 kilometers east-southeast ng hinatuan Surigao del Sur. Ang lakas ng hangin ng bagyo ngayon ay umaabot sa 75 kilometers per hour, samantala ang pagbugso ng hangin ay nasa 90 kilometers per hour. Samantala, yung amihan o northeast monsoon ay naapektuhan ang malaking bahagi ng ating bansa, kaya nakakaranas tayo ng malamig na simoy ng hangin. Ang mga lugar po na sila ng tropical cyclone wind siglan number 1 ay walang halos sa pagbabago. Ang mga lugar po ay Northern Samar, Samar, Eastern Samar, Biliran, Leyte, Southern Leyte, Dinagat Island, Cebu, Bohol, Negros Oriental, Siquijor, Surigao del Norte, Surigao del Sur, Camiguin, kasama na rin ang Agusan del Norte, Agusan del Sur, Misamis Oriental, Misamis Occidental, Lanao del Norte, Lanao del Sur, Bukidnon, Davao del Norte, Davao City, Davao de Oro at Davao Oriental. So halos buong Visayas at ganoon din ang buong Mindanao ay nasa layo ng tropical cyclone wind signal number 1. Kung saan ang mga lugar nito ay makakaranas ng mga pag-ulan at may kasamang pagbugso ng hangin sa susunod na 36 hours. So itong magiging ilagay na ating baybayin dagat sa ating bansa. Yung makikita, ang halos buong bansa ay makakaranas ng maalon hanggang sa pakalon ang ating baybayin dagat dahil sa lakas ng hangin ng dulot ng amihan. So ang mga lugar po ay buong seaboard ng Luzon, buong seaboard ng Visayas at northern seaboard ng Mindanao, kung saan ay nag-issue po tayo ng gale warning. At kasama na rin po, isang hunin din natin yung mga lugar po na sila ng tropical cyclone wind signal number 1. So ibig sabihin ay buong bansa po ng buong bansa ay makakaranas pa rin ng maalon hanggang sa napakalong ating baybayin dagat. Kaya paalala po sa ating mga kababayan na huwag mo nang pumalaot dahil sa inaasahan pa rin natin ang matataas na alon. Sa ating position ng bagyo, Cardinals 2 na madaling araw, yung sentro ng bagyong Auring, yung makikita, ay nanatili pa rin sa karagatan at di halos sa umaalis sa kinalalagyan. At bukas, sa ating forecast position, bukas ng umaga, Sunday, February 21, ito'y kikilos pa northwestward, lalapit sa east ng Mindanao. At pagdating ng Monday morning, February 22, dumaan na po sa Visayas ang bagyo at yung sentro ng bagyong Auring ay nasa 100 kilometers east-southeast ng Rojas City, Capiz. At inyong makikita dahil sa epekto ng kalupaan, ihina ang bagyo at magiging tropical depression pagdating ng Monday morning. Sa Tuesday ng umaga, lalo pang humina ang bagyong Auring, magiging low pressure area ang layo ng si Auring na magiging low pressure area sa araw ng Tuesday morning ay nasa layong 85 kilometers northwest ng Coron, Palawan. At yung makapapansin, kumpara nung kahapon ay makakalabas pa siya ng PAR by next week, ganyan po ay nasa loob pa ng PAR at magiging low pressure area si bagyong Auring sa ayon sa ating latest na forecast position. Dahil nga po sa interaction ng kalupaan plus yung ating malakas ng hangin ng amihan kung saan nawawasak ang structure ng bagyo. So ano pong inaasahan natin sa pag-ulan mula ngayon hanggang sa mga susunod na araw? Ngayon hanggang tanghali, binaasahan tayo ng light to moderate with at times heavy rains sa Eastern Visayas, Caraga, Davao Oriental, Davao de Oro, Davao del Norte,
Bukidnon, Misamis Oriental at Southern Leyte. Mula tanghali hanggang bukas na umaga, February 21, makakaranas o minasaan tayo ng heavy to intense na pag-ulan sa Surigao del Norte, Surigao del Sur at Dinagat Island. Moderate to heavy with at times heat, with at times intense rains na maranasan sa Misamis Oriental, Camiguin at ang lalabing bahagi ng Caraga. Light to moderate with at times heavy rains maranasan sa Eastern Visayas, Central Visayas, Davao Oriental, Davao de Oro, Davao Oriental, Davao del Norte at ang lalabing bahagi ng Northern Mindanao. Bukas na umaga, Sunday, hanggang Monday ng umaga, February 22, makakaranas ng moderate to heavy rains with at times intense rains sa Leyte, Southern Leyte, Cebu, Bohol, Surigao del Norte, at Dinagat Island. Light to moderate with at times heavy rains naman sa Bicol Region, Mimaropa, Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao, Southern portion ng Quezon, Davao Oriental, Davao de Oro, Davao del Norte at ang nalabing bahagi ng Visayas at ganoon din ang nalabing bahagi ng Caraga. Dahil sa mga pag-ulan na inaasahan po natin mula ngayon hanggang sa Monday morning, nandiyan pa rin po ang banta o tsansa na magkaroon ng pagbaha o pagbaha at landslide dahil sa malawakan o kalat-kalat na pag-ulan at yung tagal, yung prolong ng pag-ulan. Lalo na po sa mga mababang lugar, sa malapit sa ilog at sa malapit sa kabundukan. Kaya patuloy natin yung paalala, o patuloy po kami nagpapaalala na maging alerto, alamin po ang ligtas na lugar at maging update po tayo sa aming ini-issue bukod sa severe weather bulletin para sa bagyo, ganun din po sa aming ini-issue ng heavy rainfall warnings. Patungkol po sa pagkilos o galaw ng bagyo, base sa ating forecast track, magtatagal pa siya sa pagiging stationary ang bagyo sa susunod na 6 hanggang 12 oras. At katapos nito ay dahan-dahan siyang bibilis ang paggalaw nito sa direksyong northwest. Kapag di magbago ang pagkilos ng bagyo, inaasahan na mag-landfall ang bagyong Auring sa eastern coast ng Caraga Region bukas sa umaga o bukas ng hapon. Then after nito, dadaan sa Visayas at Mimaropa sa lalabing bahagi ng Sunday, bukas nga po, hanggang Monday next week. As ating kalagayan ng ating karagatan o sa baybaing dagat, sa susunod ng 24 oras, rough to high seas ang ating maranasan. Ang tasang alon from 2.8 hanggang 7 meters. So mataas, napakataas ang alon nito sa seaboard ng mga lugar po na sa ilalim ng Tropical Cyclone Wind Signal number 1. Rough to very rough seas naman from 2.8 hanggang 5 meters na maranasan sa eastern at southern seaboard ng Southern Luzon at nalabing bahagi o nalabing seaboard ng Visayas. Rough seas from 2.5 hanggang 4 meters sa northern at western seaboard ng Mindanao at ang nalabing bahagi ng Luzon. Kaya po lahat ng klaseng sasakyang pandagat ay bawal pong pumalaot dahil sa nakikita nyo po napakataas ang alon nito lalo po sa mga lugar po na sa ilalim ng Tropical Cyclone Wind Signal number 1. Moderate to rough seas naman, ang tasang alon ay from 1.2 to 3 meters na maranasan sa lalabing bahagi o lalabing seaboard ng ating bansa. Patukol naman sa intensity o lakas ng bagyong Auring. Mananatili sa tropical storm category si Auring bago ito mag-landfall sa Caraga bukas. At malaking chance po nang hihina ang bagyong si Auring from tropical storm to tropical depression bago ito mag-landfall. Dahil nga po sa epekto ng malakas na hangin dala ng amihan.
dahil nasisira po ang structure ng bagyo kapag yung paligid ng bagyo ay napakalakas ng hangin ito. At ganun din po yung interaction ng kalupahan, nakakatulong po yan sa paghina ng bagyo.